So once again, dito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully ay makakapangilabot sa ating lahat. So before anything else, gaya ng palagi kong ginagawa, gusto ko sanang i-greet lahat ng mga OFW na nanonood at nakikinig sa video dito ngayon. Maraming salamat po sa suporta po ninyo. I hope na nasa mabuti kayong kalagayan na saan mang kayong panig ng mundo naroon ngayon. So, thank you po talaga sa support ang binibigay niyo po sa akin. Ganyan din sa mga katulad ko na nandito lang din sa Pilipinas. So, maraming salamat din po sa support na binibigay ninyo. Sana patuloy kayong mag-like, mag-comment, mag-share, and of course, manood ng mga videos na ina-upload ko dito sa ating channel. Isadamay ko na rin yung mga nasa ibang dimensyon, na isa ibang digdig, or parallel world. So, thank you rin sa panonood kung meron man nanonood ngayon. Okay, so hindi ko na patatagalin masyado itong intro na to. Okay, yung dalawang kwento ang napili kong basahin para sa gabing ito. Yung isa ay tungkol sa isang tao, or actually isang babae, na meron siyang karanasan tungkol sa mga engkantada o mga diwata. Yun na lang siguro yung sasabihin ko tungkol sa kwentong yun muna. At yung isa naman, tungkol sa kanyang experiences tungkol sa isang dormitoryo. Okay, so marami na rin ako nakwento tungkol sa mga dormitoryo na medyo may kakaibang nangyayari doon. Pero ayun, okay, malalaman natin kung ano bang meron dun sa dormitoryo na yun. So without further ado, please sit back, relax, and enjoy. Magandang gabi sa iyo, Clark, at sa mga masugit na tagapakinig ng iyong channel. Ako nga pala si Asriel, at ito po ang unang storya na aking ibabahagi sa inyo at sa mga sumusubaybay sa channel na ito. Ang kwentong ito ay tungkol sa girlfriend ko na si Yani. Alam kasi na girlfriend ko na mahilig ako sa mga kababalaghan, at kahit siya, alam ang sikreto ng aking pamilya na kabilang kami sa isang kapatirang kakaiba. Huwag na lang po munang banggitin ang pangalan ng kapatira na yun. Ang girlfriend ko ay taga-Agusan, sa lugar ng higanting buwaya na si Lolong. Noong kabataan niya, mahilig siyang sumama sa kanyang tatay sa pumumutol ng mga kahoy dahil yun ang hanap buhay sa lugar na yun. Ang girlfriend ko ang bunso at nag-iisang babae sa apat na magkakapatid. Ang tatay niya daw ay may kakayanang huminga sa ilalim ng tubig, tumitig ng matagal sa araw, at nakikipagsalamuha sa mga engkanto at espiritu. Minsan, natatawa ako dahil hindi ako masyado naniniwala kahit pa lumaki ako sa pamilya na kakaiba din. Sabi niya, sa pagtungo nila sa bukid na papunta sa lugar na pinuputulan nila ng kahoy, may binilin sa kanya ang tatay niya. Yani, ito ang pakakatandaan mo. Kung may makikita ka, huwag mo silang papansinin o babatiin. Huwag kang kumanta, tumawa, at huwag kang lalayo sa tabi namin. Maliwanag? Madiin na sabi ng tatay niya sa kanya. Sa panahong yun, si Yani ay 6 na taong gulang pa lamang. Kaya nasabi ni tatay yun dahil mismo daw ang mga engkanto ang nagpapapansin kay Yani dahil sa pinong-pinong na pagkakulot ng kanyang buhok na mahaba at talagang pansinin din kahit ng ibang mga tao. At nung nandun na sila, ang naisip kaagad ni Yani ay maglaro dahil nga hindi niya pa namang kayang tumulong dahil delikado. Gumawa agad siya ng bahay-bahayan na yari sa putol-putol na sanga ng mga kahoy. At dahil nga siya lang ang bata doon, nabagot siya at kumanta. Hindi napansin ng tatay niya dahil nga maingay ang chainsaw. Pero may napansin si Yani. Bakit nawala ang ingay ng paligid at may napansin din siya sa kanyang bandang likuran? Nang tumingin siya dahil wala naman takip ang likod ng bahay-bahayan niya, agad niyang nakita ang isang matangkad na babae at napakaganda nito at nakasuot ng puting-puti. Bigla itong nagsalita, "Sige, iha, kumanta ka pa. Ang ganda ng tinig mo."
Siya nga pala, si Yanni noon ang madalas na ginagawang angel tuwing Holy Week at kumakanta sa simbahan. Kaya maganda talaga ang kanyang boses. Nabighani si Yanni sa babae at imbis na kumanta, tinanong niya ito, "Ate, Amerikana ka ba? Ang puti mo kasi." Sumagot naman yung babae ng taliwas, "Malaki ka na. Ang ganda mo at ng buhok mo." Na-flutter naman si Yanni at napahikik-kik. "Ay, salamat po." Pero napansin ni Yanni na ang suot ng babae ay parang organza. Transparent na parang tinatamaan ng sinag ng araw, pero makulimlim naman ang araw na yon dahil maraming puno. At sa nipis ng suot niya, nakakapagtakang hindi nakikita yung mga private parts nito. Kitang-kita ang kanyang magandang katawan. Ang mata naman ng babae ay kulay blue na may yellow-green ang gilid. Napakakinis at napakaputi ng kanyang balat. Ang mukha naman niya ay parang manikang hinulma. At ang napansin pa ni Yanni ay kakaiba yung kanyang buhok. Parang usok na sumasabay sa hangin na tila ba may sariling buhay. "Wow! Ang ganda naman ang buhok mo, ate!" Namamangha na sabi ni Yanni. Napangiti ang misteryosong babae at nagwika. "Halika, lumapit ka sa akin." Lumapit naman si Yanni at umupo sa tabi ng babae, pero hindi nakalapat yung babae sa lupa. Mga 1 feet ang taas nito mula sa lupa at pinahawak siya nito ng kanyang kakaibang buhok. Sabi ng girlfriend ko, ang naalala niya ay yung buhok daw ng babae ay parang nahahawakang usok. Malamig na parang mentol. At napapansin din niya na minsan lang kumurap yung babae na sobrang ganda at amoy sampagita o rosas na parang pinaghalo-halong mga bulaklak na amoy. Pero sa isang iglap, may sumigaw. "Anan ka na to?" Yan ang native language nila doon. Ibig sabihin, anong sa atin? At ganun pa rin. Parang nakapos ang paligid na tangi si tatay at si Yanni lamang ang nakakagalaw, pati na rin yung babae na tumingin kay tatay na animo'y magkakilala sila noon pa. Sumagot yung babae, "Ya gustuhan ko ya ang anak mo, kanak dalang yaan?" Meaning, "Nagustuhan ko ang anak mo, akin na lang siya." Nang mamanggit ng babae ang wika na yun, napalaki ang mata ni tatay at agad sinabing, "Gikamang moda mga anak ko sa awon karon da isab." Ibig sabihin, "Kinuha mo na mga anak ko noon, tapos ngayon na naman." Gigil na gigil si tatay at sumigaw ng, "Tama da!" Na ang ibig sabihin ay tama na. Pagkatapos, sabi ni tatay ay, "Akala ko marunong kang sumunod sa usapan. Bakit hindi ka pa makontento?" Napataas ang kilay ng babae at malamig ang tono ng nagwika. "Pinigay ko ang lahat ng hiniling mo at lahat ng karapatan sa kakahuyan, tubig, lupa, lahat yung pinaubaya ko sa'yo. Baka nakakalimutan mo. Kaya naging masagana ang pagtatanim mo, pangingisda at pangangaso. Lahat yon dahil sa'kin. Di ba nakinabang naman ang mga kabaryo mo?" Tumulo ang luha ng tatay ni Yanni matapos marinig ang panunumbat ng babae. Sabay sabing, "Hindi mo makukuha ang anak ko, lalabanan kita." Nang medyo tumanda na si Yanni, napag-alaman niya na ang tatay niya ay nakipagkasundo sa diwata. Alam na ni Yanni ang pangalan ng diwata, pero hindi pwedeng banggitin dahil nasa hangin daw yun at narinig ang lahat. Noon daw, si tatay ay kilalang mahusay na mga ngaso. Isang araw, nakakuha siya ng baboy ramo nang walang kahirap-hirap na parabang alagang baboy lang yung nakuha niya. Sa isang araw, 3, minsan 5,
at minsan ay higit pa ang nahuhuli niyang baboy, lalo na kapag malapit na ang tinatawag na diwatahan sa kanilang lugar. Ang diwatahan ay pag-aalay sa mga Diyos ng kalikasan. Kahit hindi naging babaylan si tatay at ayaw niya, tila malapit sa kanya ang mga engkantado. Mabalik tayo sa nangyari kay Yani. Sa isang kisap mata, biglang naging normal ang paligid. Para bang walang nangyari at tila panaginip lang ang lahat. Nakita ni Yani na nandoon si tatay na nag-chainsaw na kanina lang ay nasa harap niya at kausap yung babae. Nang tumitig si Yani kay tatay, biglang lumingon dito sa kanya at sumigaw. Tama da ini mo, uli da kita. Na ibig sabihin, tama na to, uwi na tayo. Sumang-ayon naman ang mga kasamahan ni tatay. Oo nga, marami-rami na rin to. Halatang wala silang kamalay-malay sa mga naganap. Nang paalis na sila ni Yani, may napansin siya sa kanyang sarili na tila pagod na pagod siya. Hinawakan siya ni tatay ng mahigpit at biglang sumigaw sa likuran ang mga kasamahan ni tatay. Manong! Yung anak mo! Nang tinignan ni tatay, nakita niya na nakalutang na pala sa lupa ng 1 foot si Yani na parabang isang balon na hinihila sa ligaan. Kaya pala nagtataka si tatay kung bakit hindi umaangal si Yani na napakabilis ng lakad nila. Dali-daling binuhat ni tatay si Yani at nagtakbuhan silang lahat palabas sa bukid. Nang makalampas na sila sa kakahuyan, agad na tiningnan si Yani ni tatay at na mga kasamahan nito. Nakatulog siya na parabang pagod na pagod at mahimbing natututulog. Kinausap si tatay ng isang kasamahan niyang si Manong Hulito at sabi niya, Manong, di ba may alam ka sa mga ganito? Alayin mo sila at kausapin. Sumagot si tatay sabay sabing, kung anong kakayanan na binigay nila sa akin, yun din ang gagamitin ko sa kanila. Silang lahat ay natahimik dahil alam nilang malakas ang kapangyarihang taglay ni tatay na galing din sa mga elemento. Ang paliwanag sa akin ni Yani, kung bibigyan ka ng kakayahan na galing sa mga engkanto, hindi na nila makukuha yun. Pwera lang kung ibabalik mo ng kusa. Mas malakas si tatay dahil pwede niyang dagdagan ng sangkap na galing sa mga tao ang pangontra sa mga elemento. Tulad ng asin, holy water, dasal ng simbahan para sa mga nasasaniban. Sabi pa ni Yani, ang kaalaman ni tatay ay galing pa sa kanilang mga ninunong lumad na yamyam. Ang yamyam ay parang isang bulong na siya lamang nakakaalam at nakakarinig. Pero tuwing ginagawa niya yun, kahit aswang parang mabibingi at magkakandarapang tatakbos at sisigaw dahil sa sakit ng ulo. Ang mga lumilipad naman ay nagbabagsakan na parabang biglang bumabalik ang kanilang anyong tao at malakas silang lalagapak sa lupa. Mararamdaman nila ang sakit na dulot sa bali ng buto dahil sa pagkakahulog. At ang mga elemento ay parang inihipan ng malakas na hangin at napapabalikwa sa lakas ng pwersa na kayang baliin ang mga buto ng elemento. Dahil sa kakayanan ni tatay na yon, naging kaibigan niya ang babaeng engkanto, pero hindi tumupad sa usapan ng elementong yon. Isa, dalawa, tatlong anak ang kinuha ng engkanto ng sunod-sunod. Dahil doon, halos masiraan ng bait ang nani ni Yani. Nang makabalik na sila sa bahay, napansin ni nanay na tila ang aga yata na pag-uwi nila at tulog pa yung bata. Si tatay ay walang kibo at sumagot si Manong Hulito at siya ang nagkwento sa mga nakita niya. Nang malaman ng nanay niya ang nangyari, napaiyak siya at sabay sabing, Amo dangini, ang laong mo ko, kamo.
na ibig sabihin ay, eto na nga bang sinasabi ko sa iyo eh. Dahil noon pa man, pinahiwahan na siya ni nanay na huwag magtitiwala sa mga yan dahil sila ay mga anghel na tinapon ng Diyos sa lupa dahil sa kanilang kasalanan. Siya nga pala, ang nanay ni Yani ay may kakayahamang gamot. Sadyang traidor lang kasi yung mga engkanto. Hindi na nakuha pa ni nanay na magamot ng kanyang mga anak dahil tiyempong wala siya at si tatay sa kanilang lugar nung mangyari yun. Napaiyak din si tatay sa kanyang nagawa at ang balitang iyon ay madaling kumalat sa lugar nila dahil maliit lang naman yung sitio. Sabi ni Yani, narinig niya na parang may tumatawag sa kanya. Yani! Yani! Halika, kantahan mo ako. Pero hindi lingid sa kaalaman ni Yani na narinig ni tatay ang mga tawag ng babae. Mahimbing na mahimbing ang tulog ni nanay at ang kanyang mga kapatid na lalaki. Nang silipin ni tatay sa bintana, nakita niya na may mga babae sa labas na animoy kumakanta ng napakagandang boses pero hindi mo mauunawaan ang wika nila. Tay, bakit nila ako kinakantahan? Tanong ni Yani sa tatay niya. Magdasal ka na lang at huwag mo silang papansinin. Sagot lang sa kanya ng tatay niya. Hanggang hindi na nakatiis si tatay, binuksan niya yung bintana sabay gamit ng kakayanan na magpahinto ng paligid at bumaba na nga si tatay gamit sa bintana. Natatawa pa nga ako, bakit kailangan sa bintana talaga lumabas? Hindi ba pwedeng sa pinto? Yun pala, dapat hindi kumurap yung tatay niya kasi mawawala ang bisa ng orasyon. Sa pagpapatuloy, nagtitigan sila na tila hindi natutuyo ang mga mata at parang ang lahat sa paligid ay pwede mong gawin na walang kamalayan ang mga tao. Nang napakalapit na ni tatay, kitang-kita ni Yani ang naganap. Biglang sumulpot ang malaking ugat ng balete at agad pumulupot sa paa, baywang at kamay ni tatay. Si Yani ay napasigaw sa kanyang nasaksihan. Nung akmang lalapit si Yani, pinagbawalan siya ng kanyang ama. Huwag kang lalapit at huwag kang lalabas! Sigaw ng tatay niya sa kanya. May dalawang engkantong babae at lalaki sa ibaba ng bintana. Naikutan na pala nila si tatay. Pero kahit parang lamang sila, hindi nila kaya ang pangontra ng tao na asin na nasa bulsa ni tatay. Kaya naman halos dumudulas lang ang mga ugat sa katawan niya. Sabi ni tatay, itigil na natin to. Huwag mo nang gabalain ang anak ko. Akala ni tatay, pumayag ang mga ito dahil humiwalay ang mga ugat sa katawan niya. Hindi naman pala. Agad na sumigaw yung babae at ang mga kasamahan nila sa wikang gamit nila sa agusan. Kamangon ko yung anak mo. Tanan niyang gusto kong mahimong kanak. Nang ibig sabihin, kukulin ko ang anak mo. Lahat ng gusto ko magiging akin. Sabay hinugot ni tatay ang asin at holy water sa magkabilang bulsa at itinapon ito sa paligid. Sa paningin ni Yani, tila bang may malaking giyerang nagaganap sa harap ng bahay nila na tanging sila lamang ang nakakarinig. Tuwing sasaboy ng asin si tatay, animoy mabibiyak ang lupa at agad naman tatabunan ng mga engkanto na tila panangga nila. Sirang-sira ang paligid at nagsilita ang babae. Nandito ka sa loob ng mundo ko. Ang iyong kakayahan ay mula sa amin. Galit na galit yung babae at ang mga kasamahan niya ay wala namang imik. Sabay-sabay nagbago ang kanilang mga pagmumukha. Nabura ang magagandang mukha at pinakita ang mukhang parang mga kahoy pero parang tao pa rin ang forma ng katawan. Nagsalita muli ang babae, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang anak mo. Si tatay naman ay napatulo ang luha
at nagsabing, "Inaalayan kita bilang kaibigan ko at kapalig na masaganang ani ng aming lugar. Hindi ko malilimutan ang mga tulong mo sa amin, pero binali mo ang ating usumpaan. Dalawa sa anak ko ang kinuha mo, at ngayon, sila pa mismo ang ginagamit mong panlaban sa akin?" Ang dalawang engkanto pala na babae at lalaki sa ibaba ng bintana ni Layani ay ang dalawa niyang kapatid, ang mga kuya at ate niyang kinuha ng engkanto. Dahil patay na ang mga katanglupa ng mga ito, hindi na sila nakabalik. Nang mamatay ang mga yun, mga 6 at 8 taon pa lang sila. Pero dahil nasa ibang mundo na sila, imbis na nasa 10 taon at 8, tila na mga nasa 20s na sila sa mundo ng engkanto. Napansin ni tatay na sila yung mga anak niya na makita niya na nagpalit-anyo sila bilang taong kahoy. May luhang tumulo sa mga mata nito na tila hindi nila gusto ang ginagawa nila. At nang matapos si tatay na ilabas ang kanyang saloobin, sumigaw siya ng, "Patawad mga anak ko." Sabay banggit sa kanyang yamyam. Sa isang iglap, parang isang bula na pumutok ang paligid na animoy walang naganap. Si nanay ay nagising sa gulgol ni tatay at ni Yani. Nagising din ang iba pa niya mga kapatid na natutulog. Dahil sa naganap ng gabing yun, nawala ang dinaramdam ni Yani at sinabi niya kay nanay na nakita ko si ate at kuya. Kahit hindi naman niya ito inabutan dahil hindi pa siya nabubuhay nung nawala ang mga ito. Si nanay ay napahugulgol na rin ng iyak. Sabi ni tatay, "Andyan lang yung babae sa paligid at nagmamasid." Kahit masama ang tama nito, alam din ni tatay na babalik pa rin sila. Wakas. Diyan po muna magtatapos ang istorya sa buhay ni Yani. Abangan niyo po ang mga susunod niya pangkaranasan na tatawagin kong balon na panaginip. Sana nagustuhan ninyo at salamat Clark sa pagbabasa at sa panahon. God bless sa lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito na naman ako para mag-share ng aking experience. Iniisip ko pang mabuti yung mga personal experiences ko na nag-take place sa Isabela. So habang wala pa akong nakakalkal, sisimulan ko na naman yung experience ko sa Cagayan Valley naman. Ako ay minsan nag-aaral sa isang medical school sa Peña Blanca. Tumira ako sa dorm na malapit lang sa entrance ng school. First night ko sa dorm, medyo nangangapa pa ako sa mga roommates ko at sa mismong lugar. Apartment type yung mga room. Door-to-door ang style. Paglabas ng pinto, talagang yun na yung labas. Yung room naman namin ay nasa dulo. Nagkwakentuhan kami ng mga roommates ko nang may biglang kumatok sa aming pinto. Pagbukas ko ng pinto, nagpakilala yung bisita namin. "Hello, magka-dorm tayo. Yung room namin yung nasa kabilang dulo lang." So basically, wini-welcome niya lang kami. Then sabi niya, "Pwede ko daw bang tingnan o bisitahin yung room nila?" Nagtataka man ay umayon na ako kasi baguhon lang ako doon, mahirap namang hindi makisama, hindi ba? Pagdating doon sa tapat ng pinto nila, nagsalita ito. "Pasensya ka na ha, gusto ko lang marinig ang opinion mo pag nakita mo na yung room namin. Pakiramdam ko kasi nakakakita ka." Inisip ko naman, ganito na ba ako kagaling? Ako nga mismo diskumpiyado sa sarili ko. Sabi ko na lang, "O sige, tingnan ko." Sa isip ko naman, gagana kaya yung third eye ko dito? O mananatili itong sarado? Pagbukas niya ng pinto niya, bumungad sa akin yung normal na kwarto ng dormitories. 2 double deck na bed at mga Durabox na cabinet. Puno na rin ang room dahil sa mga gamit nilang 4 na nag-stay sa room na yon. Medyo pumasok ako sa room pero sa bukana lang ako ng pinto na natili.
Hindi ko alam kung mapaliwanag yung pakiramdam. Parang mabigat at nasusuffocate ako. Lumabas ako kaagad. Paglabas ko, doon na gumaan ang aking pakiramdam. Nakasunod naman sa akin si Girlie, which is yung pangalan ng dormmate ko. Girlie, mabigat yung pakiramdam at para ako nasusuffocate nang pumasok ako sa room ninyo. Then out of nowhere, hindi ko maintindihan kung bakit nasabi ko to, pero sinabihan ko siya na isara niya palagi yung kurtina nila doon sa isang bintana na nakatapat mismo sa puno ng kawayan. Wala akong basihan kung bakit ko nasabi yun. Ewan ko ba sa sarili ko at ewan ko din kay Girlie kasi naniwala siya sa akin. Sabi niya, tumugma daw lahat ng mga sinabi ko sa experiences nila noon, pati na doon sa puno ng kawayan. Yung likod kasi ng hilera ng rooms ay bakanting lote at maraming talahib at puno ng kawayan. Yung room namin ang likod noon at basurahan. Mga ilang meters lang naman ang layo. Balik ako sa kwento. Itong si Girlie ay nagsimula na magkwento ng experience nila sa dorm namin. May isang student daw na nakikinig ng FM radio station sa radyo nang biglang mapalitan ng music na pang funeral na song. Isang student din daw ang may nakitang babae sa room nila na tumagos sa pader ng kanilang kwarto. Ang huling kwento niya ay yung babae nag-iikot sa dorm compound daw. Sabi niya, nursing student daw ito na na-rape. Yung mga nakakakita daw nito, ang sabi may mahabang buhok daw ito pero puro putik ang damit. After namin mag-usap, bumalik na ako sa room namin. Nung gabing yun, nagkasundo kami ng mga roommates ko na matulog na bukas ang ilaw. At sa maniwala kayo sa hindi, binangungot pa rin ako nung gabing yun. Nasa lower deck ako ng bed at nakatagilid ako paharap sa pader. Pero para bang tinubuan ako ng mata sa aking likod kasi nakikita ko ang buong kwarto. Kung gaano ito kaliwanag dahil sa ilaw, pero hindi ako makagalaw. Ang mas nakakatakot nito, may babaeng nakatayo sa likod ko at nakatingin ito sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya natititigan ay nakatalikod nga ako sa kanya. Maganda yung babae, matangkad siya, maganda yung pagkakakurl ng buhok niyang mahaba, poker face nga lang ang kanyang mukha at wala ka makita na kahit anong klaseng bahid ng emosyon. Yung damit niya, parang duster na light brown. Naisip ko, baka puti dati to, pero naputikan lang kaya naging brown. Pinilit kong ginalaw yung daliri ko sa paa. Nung maigalaw ko na ito, saka ko minulat ang aking mata. At paderi yung nakita ko. Natatakot naman akong humarap sa likod kasi baka andun pa yung babae. Ang ginawa ko, pabigla akong tumalikod at sa awa ng Diyos ay wala na nga siya doon. Hirap na ako makabalik sa pagtulog. Tapos after an hour, may narinig na naman ako. Boses ng isang babae at mga bata. Parang naglalaro ang mga ito sa compound ng dorm. Hindi ko sure kung totoong tao yon o mga mumu. Siguro mga 1 a.m. to 2 a.m. yon. And take note, nasa probinsya o lugar ka ako na kung saan ang 9 p.m. ay considered na sobrang gabi na. So I just wonder, may bata pang gising that time na parang nag-i-stroll sila sa park? Another experience ko dito sa dorm na ito, mga 7 ng gabi. Katatapos lang namin maghapunan nung lumabas ako upang magpahangin. Remember, sabi ko yung likod ng room namin ay basurahan. Ilang metro ang layo sa amin. So nakaharap ako sa likod at sobrang dilim ng doon yun sa part na yon. Wala naman kasing pailaw na nilagay sa likod ng dorm. Habang nag-a-adjust yung mata ko sa dilim, naninag ko sa talahiban na may tatlong diretso na kulay puti na nandoon. Actually, tinitigan ko yon. Iba't ibang nangkad na mga yon. Mga 15 minutes siguro ako sa labas at habang binabalikan ko ng tingin yung tatlong puti na yon na nakatayo,
nandun pa rin sila. Akala ko nga, mga multo yun. Naisip ko, siguro poste yun ng building na pinatayo sa part na yun, dati kasi pinapipinturahan lang ng puti. Parang ruin style ba? Bago ako nagpasyang pumasok, tingnan ko ulit ito at nung makita ko na nandun pa rin yun, sabi ko na lang sa isip ko, titignan ulit kita bukas para lang isampal sa mukha ko na ruins yun at hindi mumu. Kinabukasan, papasok na ako sa school nang maalala ko yung tinitigan ko kagabi. Para ba akong napipi nung nakita ko yung lugar? Walang kahit anong building na nakatayo doon. Walang poste o semento. Puro talahiban lang. Masasabi ko na yun ang aparisyon na pinakamatagal kasi halos 15 minutes kong nakikita. Isusunod ko na lang ang ibang experiences ko. Salamat sa pagbasa. Alright, so yun yung kwentong binahagi sa atin nila Asriel. At nung isang sender, hindi siya nagbigay ng pangalan niya na gagamitin para sa kwentong ito. At hindi ko rin alam kung gusto niyang isiwalat na kung sino siya. Pero ayun, so maraming salamat sa iyo, okay sender, sa pag-share mo ng kwento to ko dun sa dormitoryo kung saan ka nanatili for quite a while. So ang gagawin natin ngayon, i-discuss natin yung mga stories bawat isa. At pasensya na kayo ha guys, kasi actually to be quite honest, ang sinusunod ko ngayon itong video na to is mag-5 o'clock na umaga, okay? So ang ginawa ko kasi, natapos ko nang i-record yung mga stories, pero medyo antok na antok talaga ako, so kailangan ko muna umidip. So yun, gumising na lang ako ngayon para masagawa ko itong intro at outro. Okay, so ngayon, yun ang gawin natin, i-discuss natin yung mga kwento bawat isa. So dun naman sa unang kwento, yung kwento ni Asriel tungkol sa kanyang girlfriend na si Yani. Okay, masasabi ko doon, medyo pambihira nga, no? Although ako naman naniniwala naman talaga ako sa mga ganitong klaseng mga kababalaghan. Alam naman natin talaga na may mga diwata, may mga encantada, encanto. And then usually talaga kumukuha sila ng mga tao. And then ito nga kasi, so ito na sumegue lang ako na konti. Wala tong kinalaman totally doon sa kwento ni Asriel. Pero according kay Liam, alam niyo syempre yung Biringan, I'm sure you're familiar with that. But according to Liam, nakakatakot daw talaga yung Biringan kasi meron palang something na hindi talaga totally tayo aware tungkol sa lugar na yon. So yes, kumukuha yung mga engkanto doon ng tao, but not totally for what really think na ginagawa nila doon sa mga tao. So yung iba, kasi dalawang klase daw yata ng mga nilalang yun nandoon, okay? So yung mga encantado o yung mga tintawag na darang dalakit daw or yan. So sila, okay, maaaring kapag kinuha ka nila is gagawin kang asawa, okay? So maswerte ka. Pero may mga nilalang daw din kasi doon sa Biringan City na hindi sila encanto totally, mga maligno actually. At hindi nila ginagawang asawa yung mga tao. Kapag kinuha ka nila, most likely mapupunta ka sa kanilang hapagkainan. Okay, so ginagawa nilang pagkain. Kinakain nila yung mga tao. So niluluto nila. So ayun, so either magiging asawa ko, magiging ulam ka nila. Okay, yun ang magiging kapalaran mo kapag napunta ka sa Biringan City. Ayun, medyo na-alarma lang ako tungkol dun sa ano. Tapos kasi, dito naman sa kwento ni Asriel, kinukuha siya, okay, ng mga engkantong ito. So, dito naman, okay, talaga naman siguro gagawin na naman silang engkanto rin. Kasi nga, ang nangyari nga doon sa mga kuya at saka ate ni Yani, ginawa silang engkanto, naging taong parang silang taong kahoy. Ganun yung yata ang itsura talaga ng mga diwata or at least yung sa diwatang yun, okay, na para sila may katawan ng balat na kahoy. Medyo nakakatakot ang itsura nila. Okay, so ayun, maaaring yun naman talaga yung intention para nagagawin sa kanya. Pero, still medyo creepy. Okay, bakit kasi kailangan niya pang gawin yun? Bakit kailangan kumuha pa siya ng tao na magiging diwata? So, I think para dun sa diwatang yun, yung kumukuha dun kay Yani, it's all a matter of power para mapakita na kaya niya gawin yun. Okay, so
well, siguro rin, isa rin yun sa parang ano niya, para lang din mapakita kay sa tatay ni Yani na hindi siya pwedeng kalabanin ng ganun-ganun lang. Kasi, ayun nga, nalaman, napag-alaman din natin na yung mga inkanto pala, kapag nagbigay sila sa'yo ng something ng yung kakayahan, ganyan, hindi pala nila pwedeng bawiin na yun. Okay, unless kusang binigay or binalik ng taong na pagbigyan. So, maaaring alamin ng diwata, pero parang ito yung way niya para makontrol yung tatay na, okay, akala mo may isahan mo ko, ha? Hindi. So, kung hindi man kita makalaban, kukunin ko yung mga anak mo, ganyan. So, ayun, okay, hindi natin alam kung may mga sumunod pang nangyari doon kay sa nanay ni, doon kay Yani, okay, or tsaka sa mga pamilya niya, after nung paglalaban ng tatay niya, tsaka nung inkanto, hindi rin nasabi kung ano ba yun, kasi humingi siya ng tawad, so, humingi ba siya ng tawad kasi may masasaktan niya na hindi sinasadya, or, alam niya, sinasadya pala, okay. Nasaktan niya gamit yung yam-yam, okay, first time ko rin makarinig ng ganun. So, meron ba kayong idea kung ano yung tungkol doon? Yung mga ibang mga nakilig ng kwento, kung ano yung yam-yam? Kasi first time ko talaga makarinig ng gano'ng klaseng orasyon or something. Okay, so kung meron man, paki-leave na lang yung comments down below. But anyway, so yun nga, sabi ka kasi malakas daw yung yam-yam na yun. So, kayang malaban ng aswang, mga inkanto or what. So, sa inkanto yung tatalsik ka, okay? Na parang pwede magkabali-bali yung mga buto mo. So, pwede ka bang mamatay noon? Mamamatay ba yung inkanto kapag nagkabali-bali yung buto nila? At namamatay ba talaga sila actually? Kasi alam ko kasi hindi sila basta-basta namamatay, okay? So, maring ito ba yung isa sa mga causes na pwede nilang ikamatay kapag nagkabali-bali? At yun ba yung dahilan kung bakit humingi ng tawad nga itong tatay ni Yani? Kasi nga, magkakabali-bali yung buto ng mga anak niya. At ito naman diwata, although injured daw, hindi pa rin daw nagpapaawat. Okay, nagpapalakas lang siguro ng mga time na yun. So, ang masasabi ko lang doon na Asriel, meron pa ba, okay, na nangyari after that tungkol doon sa diwatang yun? At kung meron, sana mabahagi mo sa amin para mabahagi rin natin dito sa mga tagapakinig dito ng channel. So, again, maraming salamat sa iyo for sharing your story. At story pala actually ng iyong girlfriend. Okay, din naman sa pangalawang kwento, yung kwento ng sender na nagpunta sa isang dormitoryo. Okay, so marami-rami na rin na actually nag-share na kwento tungkol sa dormitoryo. And then yun nga, siguro talagang hindi may iwasan na may something na kakaiba doon sa mga lugar na ganito since maraming ang tumira doon, iba't ibang klase ng tao. Iba-iba sigurong mga pinagagawa nila habang nakatira sila dun sa dormitoryo. Okay, so, ang masasabi ko lang dun ay mabuti na lang at walang nangyaring pagsanip or whatever. Kasi parang medyo mild lang, okay, yung mga pagpapakita. Kasi, although may nakita siyang parang white lady, ganyan, or may mga pangyayaring ganun na medyo mabigat yung pakiramdam, wala naman totally yung tipong sinabi siya na parang sinaniban sila. O yung tipong ginugulo sila ganyan, na parang di sila pinapatulog or what. Okay, so kapag ganun, kailangan lang siguro talaga ng dasal. Puro siguro ako, no? Hindi kasi ako ano. At yun nga, siguro na naman. Kailangan nila ng dasal. Okay, so dasal, and then kung makakagawa siguro ng isang pari na pwedeng i-exercise yung place kung talagang namiminsala sila by siguro, yun nga, nanakot masyado, hindi kayo mapakali, ganyan. Or may something demonic na nangyayari. So, maganda siguro na magkaroon ng blessing ng isang priest. Okay? So, yun lang siguro masasabi ko doon. Siguro ka na siguro. Dapat siguro na lang title nito eh. Ayun. Ang masasabi ko lang doon, mabuti at naka-alis ka din sa lugar na yun ng matiwasay naman siguro. Again, siguro. Okay. Ayun na, wala naman ako mas ibang masasabi tungkol doon sa lugar na yun. Well, I suppose, kung makakapag-share ka kung bakit kaya maraming ang nagpaparamdam doon. Like usually kasi, ganoon naman yun, di ba? Tipong may nagpakamatay. Okay. So, may pinatay doon. So, sabi mo nga, meron nga. Kasi parang nirape nga daw na babae, ganyan. So, alin, I suppose pinatay na nga rin siya doon. O, naging tapunan ba yun dati ng mga salvage victims? Or
libingan ba yun dati? Usually may something dun sa place eh. Okay, kaya ganun yung lugar. Anyway, so ayun lang po yung masasabi ko tungkol dun. Okay, ngayon po, let's go ahead and do the shout out portion of our video. So babatiin ko po lahat po ng mga nakita ko po nag-comment dun sa video na in-upload ko po the previously, yung pong ang bata sa iyong sinapupunan. Okay, so gusto ko magsabi ng thank you and God bless kay Kathleen Roque, at babasahin ko lang ng very quick yung comment niya. Sabi ko nga, babasahin ko yung mga nakita kong medyo interesting, and then siguro may gusto silang naisparating. So sabi ni Kathleen Roque, hi Clark, since nabanggit si Maria Labo sa comments, based sa film na Maria Labo directed by Roy Vinson, ginahasa si Maria de la Cruz ng 3 Arabo sa UAE. Na-hospital siya after that at pinuntahan siya ng kapitbahay nilang Pinay na domestic helper sa kapitbahay nila. Okay? Yung kapitbahay nilang babaeng yun na naging friend ni Maria ang nagpasa ng pagkaaswang sa kanya. At saka namatay yung matandang babae na based as per the film pa rin. Pero ganun na nga, ang interpretation sa ospital na pinagdahan kay Maria sa UAE is nabaliw siya. May schizophrenia daw si Maria de la Cruz, aka Maria Labo. Okay. So ano lang naman pala siya, so kwento lang naman siya, hindi naman siya yung totally talagang true to life, paring dinagdag lang yung bagay na yun sa kwento para mas maging kapanapanabik or para may interesting nangyari. But anyway, thank you dun sa nag-share. Thank you, Kathleen Roque. Okay. And then si McRotten Filipino Horror Stories. Hello. Okay. Nakita ko marami din nag-comment dun sa kanyang comment. Si Kev's World. Si Lane Rosario. Si Kyle Irvin. Okay. Ayun. So, hello sa inyong lahat. At kay Stephanie Berondo. Okay, kaya gusto ko dito, Mami Clark, eh kasi down to earth. Ah, di gaya ng ibang vlogger, mayayabang, magkonting comment lang, pinapatulan na, kaya pag-check ko sa kanya, almost 1K ang nawala sa kanya. Ah, okay. So, ako din din naman ako ganun. Although ako naman, nag-react naman ako sa mga comments ninyo. Tawag nito, kung may negative reaction naman, tanggap ko naman yun, okay? So, hindi naman lahat talaga mag-a-agree or sasang-ayon sa mga ina-upload ko dito at sa mga komento ko or kung ano yung opinion ko. Sa akin, okay lang naman yun kasi open for discussion naman po tayo lahat. And then, sa akin lang, matuto sana tayong irespetong bawat isa. So, kung hindi man kayo nag-a-agree sa akin, okay lang yun. Basta respectful pa rin yung comment ninyo at hindi yung tipong personal na parang kung ano lang kung ano-ano lang yung mga nasabi ninyo na hindi naman siya related na talaga dun sa kwento. Okay, so ayun, okay lang yun sa akin. So yes, so si Tinkerbell, hello din sa iyo. At si Marife Caberto, madam, kasi po kahit po kasi patay na yung bata sa tiyan ng nanay, makakaramdam pa rin po ng mga paggalaw sa loob ng tiyan. Dahil yung inunan po ng bata, para din pong bata yan. Kasi po kahit na nakalabas na yung bata, tapos naiwan pa yung inunan, kapag po humilaban siya ng ina, para din pong bata yan kapag nalalabas na. Experience ko lang po. Ewan ko lang po sa ibang mother. Ah, ganun pala yun. So parang yung inunan ng bata, gumagalaw din pala siya ng pusa. So maaaring yun siguro yun. Akala niya talaga buhay pa yung baby, pero yun pala, yung inunan lang yung gumagalaw. Medyo sad, ano? Okay, pero hindi pa rin ako maka-get over na talagang nagpatagal-tagal pa yung fetus dun sa loob ng tiyan niya kung talagang wala ng heartbeat daw. Okay. So, thank you for your comment, Marife Caberto. At si Ella Chorba, hello. Okay. Si Arish Malik, Adik Sayo, June Eric Lisera, si Love Explorer, si Reynaline Balbuena, Ian Jean Cursula, okay, hello, si Mabel Miranda. And then basahin ko lang ng quick itong comment ni Mabel. So ganyan din ako, naaswang ako nung buntis pa ako sa pangalawang anak ko.
Doon kasi kami sa bundok nakatira noon para kung mananagin, ano, okay, para kung nanaginip na totoo mang may nakapatong sa tiyan ko. And so, nasa bundok sila nung nanaginip siya na may nakapatong daw sa tiyan niya na babae, mabigat ng katawan. Hindi ako makagalaw, tapos pilit hinahalungkat yung tiyan ko sa loob. Nararamdaman ko sa baba ng tiyan ko na kinukuha talaga, tapos sobrang sakit. Lalabanan ko pero hindi ako makagalaw. Buti na lang malakas ang fighting spirit ko, nagpray ako in Jesus name. Tapos nung makagalaw na ang dalawang kamay ko, hinawakan ko ang tiyan ko at biglang nawala yung nakadagan sa akin. Pagising ko, tagaktakang pawis ko na sobra. Ginising ko ang asawa ko, kinuha ko ang buntot, pagi. Tapos lumabas ako ng bahay at nagmumura ako. Tapos umikot ako ng bahay namin pangalawang beses habang hinahampas ko ang buntot pagi sa ere. Sabay sabing walang hiya kang aswang ka, magpakita ka sa akin ng harapan, hindi yung wala akong kalaban-laban sa'yo. Tapos di na ako nakatulog pagbalik noon kasi 1 a.m. ng madaling araw. Hindi ko na rin mag-umaga bago ako bumalik. Okay, sa awa ng Diyos, silang ko naman ang sanggol ng malusod, baby girl. Okay, mabuti naman sa'yo, Mabel, at yun ang nangyari. So, okay, medyo grabe, extreme talaga yun, ha? Okay, nakakapangilabot na mayroon kang magising ka na para mayroon babae na humahalungkat dun sa tiyan mo. Maring ito yung nangyari siguro kay, ano, dun kay Shin, na hindi niya namalayan na ganun yung nangyari sa kanya. Kasi parang yung mga aswang kasi medyo may, yung iba kasi may mga magic na rin o may kakapangyarihan rin sila. Hindi sila yung tipong harapan talaga na umaatake. Kumbaga, gumagamit na rin sila ng mga kakaibang kapangyarihan para makuha nila yung gusto nilang makuha. Okay, in this case, yung baby. Okay, so maring ito yon kaya hindi mo nakikita or maring hindi namamalayan ng ibang mga kasama mo sa bahay. Feeling ko rin kasi, kaya yun ang dahilan kung bakit hindi magising-gising itong mga kasama ni Shin dun sa kanyang previous na kwento, dun sa, yun nga, yun sa iyong sinapupunan, na gumawa ng parang spell or kakaibang incantation itong itong aswang. Okay, kasi nga, kakaiba, siya lang yung gising and then may ingay tapos hindi nagigising yung iba. So, yun, very creepy talaga. Sobrang nakakatakot. Okay, so salamat sa pag-share ng knowledge mo or yung experience mo, Mabel. Ngayon, mapadako naman tayo sa iba pang nag-comment. So, hello kay Alessa Diras. And then sabi ni Alessa, ako nung buntis noon, kumpleto sa pangontra sa aswang. May buntot pagi, may pulseras na parang beans na natuyo at mabaho ang amoy. Tapos, palagi din akong may luya sa damit. Kaysa na akong magpunta, saka nakapaldang itim na manipis na napanloob para daw hindi makita ng masamang nilalang ang nasa sibon na pupunan ko, lalo na ang mga aswang. Kaya kapag natutulog ako, nang buntis pa, palagi nakatagilid at yung buntot pagi nasa bintana lang kasabit. Ang haba pa naman nun. Okay, siguro magandang ideya ngayon. Okay, kung nakatira ka sa isang probinsya, talagang may alam na kayo na mayroon ganun talagang mga nilalang or mga tawag ito, mga aswang-aswang na paligid-ligid, it's better safe than sorry at mag ingat-ingat talaga, may mga pangontra kayo dapat. And then of course, dapat palagi pa rin magdasal kay God. Okay. Then hello, Melody Ding Ding. Okay, so thank you for watching and for commenting. Kay Jennifer Carlos, kay Chai Echage, okay. Si Nika May Abelgos, I Love Dean, PB Pongyan, hello, at kay Evelyn Pahinago, Era Estorba, Love Jane, Emeros Pateres, Shella, si Claysa Sheen Cortez, oh okay, so siya yung nag-share ng kwento, okay, si Claysa Sheen Cortez. I hope na masagot mo, Sheen, yung mga katanungan namin tungkol dun sa kwento mo. Okay, so ayun. Si Mariel Estuesta, si Penny Lover, hello. Si Ryan Domingo, Gail Villarreal, at si Meredith Liabe. Okay, according kay Meredith,
Katulad na nga ng sinabi mo, dapat nagpatingin ka agad sa ospital si Sender after sinabi sa kanya na wala ng heartbeat yung bata. For second opinion niya. At kung totoo man, dapat natanggal ka agad yung bata sa tiyan niya. Hindi lang siya malason. Pwede rin maging cause ng infection. Ang mataas na bilang ng white blood cells ay indication ng infection. In this case kasi, pwede na makonsider na foreign object na ng white blood cells niya yung patay na fetus. Mabuti na lang di siya nagresulta ng serious condition. Disclaimer, not an expert doctor nurse, just works in a hospital. Feel free to correct me if I'm wrong. Thanks. Okay, so I think you're correct naman. So sabi ko nga, kakaiba yun na nagtagal pa yung bata or yung fetus dun sa tiyan niya kung wala na naman itong heartbeat kasi nga pwede siyang mag-cause ng infection gaya na sabi mo. Okay. So hello, thank you sa comment mo, Meredith. Hello din kay Ian Bonsato TV. Hi Clark, uploads pa more. Pa-shoutout naman bro ng LNB Office Drafting Company. Araw-araw din kami nakikinig sa'yo. Sana kahit paano manotice. Sigawa to? Okay, I think. Hehe, ako lang may account sa YouTube sa amin. Kaya di sila makapag-comment. Anyway, nice story. So hello, Ian Bonsato TV. At sa LNB Office Drafting Company. So maraming salamat sa pakikinig. Thank you po talaga sa support na binibigay niyo po sa akin. So maraming salamat po. Okay, ni sana po kung magkakaroon kayo ng YouTube account, mag-subscribe din po kayo dito sa channel. Okay, again, thank you. At si Jennifer Abogadie, si Jennifer G, si Montes, hello. At yes, hindi ka na makakalimutan, Montes. Si Nalin Villar, sabi ni Nalin, God bless, yung tuba, ibig sabihin, kinukuha na ng tuba. Kailangan bawasan yung ginawa na kuhaan ng tuba sa nyog. Naniniwala ako sa nag-comment kasi meron din nangyari sa amin. Binuro niya na bigyan siya ng inaswangan pag umaga merong putol na kamay sa bakura nila na nakasabit sa kural. Oh my God, Diyos ko, nakakapangilabot. Kung ako siguro makakita ng ganyan mga parts ng body na nakasabit kung saan-saan na lang. Diyos ko, baka ewan ko, hindi ko alam kung mapapasigaw lang ako or baka mapaiyak pa ako. Basta, ayoko makakita. Okay, so, thank you sa comment mo, Nalin. Kay Dang Season, hello. Kay Jesus Christ. Kay Richelle Luces. Meron din po, madam, na nangyari. Bata pa ako. Natulog yung lola ko sa bahay namin. Kumakain kami ng dinner nang may narinig kami na tik-tik. Okay, biniro ng lola ko na ang aga-aga pa daw. Hatiyan na lang daw kami ng karne kapag nakakuha siya. Kinabukasan ng kakain kami ng breakfast, sabi ng lola ko na initini yung tirang ulam. Tapos nung hanguin na ni inay, nagulat daw siya kasi may parang kamay ng bata na pinutol-putol dun sa ulam. Gulay yung ulam niya, kaya nagtaka sila kung bakit may ganon. Kaya biglang naalala ng lola ko yung biro niya sa tik-tik. Kaya mula na hindi na nagbiro yung lola ko sa narinig niyang tik-tik. Diyos ko, ano ba ito? Pagrabi ng paragabi, tinagay dun sa ulam talaga nila. E paano na lang kung tipong walang kamalay-malay yung kumuha ng ulam na yun? Kinain talaga yun? Diyos ko, oh my God, nakakapangilabo talaga. Okay, so yun nga. Okay, as I mentioned earlier, please huwag kayo makikipagbiro sa mga tik-tik, okay? Sa mga aswang ganyan. Hayaan nyo sila, huwag nyo silang papansin na huwag nyo silang bibigyan ng attention kasi pag ganyan, maaaring seryosohin nila yung sinabi nyo sa kanya. And then, ito na nga, okay? Okay, so yun. Medyo kinilabutan ako doon. So, hello kay Maria Victoria Mercado Gonzalez. And, okay, sabi niya, hi Clark and everyone. Kahit simple lang ang story, okay pa rin Clark. Thanks to you and to the sender. Thanks din sa shout out. More power to your program. Hindi kami magsasawa. We love you. Take care always and God bless. I love you all too, guys. So, maraming salamat po talaga. Hindi ako magsasawa magsabi ng salamat. Mahal na mahal ko rin po kayo. At sa support na pumibigay niyo sa akin, sobrang grateful po ako. At yun nga po, kapit lang po talaga tayo lahat. Okay, maraming salamat. Okay. At sabi ni Stephanie Hermoso, delikado sa panahon ng moderno na, ako nung buntis, okay,
ano ito, ako noong nagbuntis, nagbawal na ako lalabas, kaya maingat, kay ingat pagbuntis. Kayo, sana dumiretso kayo na sa doktor. Sad to say the baby died. Okay. Thank you sa story and Mamshi. Kasi for me, Mamshi, may mga mission sila sa mga, mission sila sa about sa Black Encanto. Kaya siguro ano sila, private lang. Ah! Okay. So, may, siguro intindihin na nga lang talaga natin na talagang may mga bagay talaga na hindi pwedeng pag-usapan, gaya nga nang sabi niya, baka may mission sila, and then, ayun, baka pag masyado sila pinag-uusapan, naging masyado silang na-expose, maring masira yung mga mission nila. So, ayun, ewan ko. Okay, but thank you for your comment, Stephanie Hermoso. At hello din kay Gray, Vanessa Graycuchea, si Savannah Marsan. Sabi ni Savannah, siguro po ang nangyari kay Shin, inaswang po siya. Naniniwala rin po kasi ako sa mga ganyan. Kaya dapat po talaga sa mga buntis, lalo na sa mga taga-probinsya, nag-iingat po talaga. Hindi kaya nung doktor po ang aswang doon, kasi noon papunta pa siya, sabi niya malikot at nagalo pa yung baby. Tapos bigla na lang nawala ng buhay yung baby. Paano nangyari yun? Ayun nga, so may kakaiba talaga nangyari. And then, baka totoo rin yung sabi ng isang nag-comment kanina na baka inuno na lang yung gumagalaw na yun, hindi na yung baby. Okay. Grabe to. Sabi ni Dayan na kaya, buti hindi madamot yung aswang. Okay lang maggamot siya, Diyos ko. At nagpasalamat ka pa. Buti hindi madamot yung aswang binigyan siya. Okay, wag na. Okay, please. Okay lang, wag ka na magbigay. Okay, kung ganun lang naman. Okay, Dan Del Rosario. Thanks much po, Sir Clark. I remember minsan daw po naguhulog sila ng frog. Yung unusual na frog na parang white and grayish pag may buntis. So, Del Rosario, ano yun? Anong meron dun sa frog? So, ano mangyayari doon kapag hinulog niya? Okay, so, paki-comment na lang din ulit kung anong meron dun sa palakang yun. Si Bong Amar, tama lang yan. Dapat matapang ka sa mga para sa mag-ina mo. Obligasyon mong alagaan silang dalawa, diba? Sa tingin ko, andun sa aswang yung baby niyo. Okay. Yes, malamang ganun nga yung nangyari. Si Melissa GD, hello. Si Luisito Ramos, mabuti hindi nalason yung nanay dahil nga wala nang pulso yung baby sa tiyan ng nanay. Sa kabuntis, bakit sige gala ng gala, dapat magpahinga per me sa bahay. Yun din ang iisip ko. Siguro isa rin yun sa mga dahilan kung bakit ano. Well, gawin natin sisihin si Shin kasi tapos na yon. So, maaaring she learned her lesson. And then, may mga anak na siya ngayon. So, I suppose, yun nga, mas naging mag-ingat na siya sa mga sumunod na nangyaring pagbuntis. At si Alessa Diras, okay, pag dumating ang tiktik noon sa bahay namin nung kabataan ko pa, sinasabi ng lola ko, daan ka lang ha, huwag ka nang magtambay, umalis ka kaagad. Natakot kami noon. Kaya nagsisisikan kami magkapatid kapag natutulog. Yes, nakakatakot nga naman yun. Okay. Okay, Marie Fecaberto ulit. Okay, I think they have a lot of comments. Good morning, madam. Ito na naman po ang favorite channel ko. Shout out po kay Liam Lamata Adaw. God bless po and more power. Thank you po sa walang sawang, kasawasawang pagbati sa mga OFW na tulad ko. Avid listener from Hong Kong. Thank you for always. At yes, okay, so mahal ko mga OFW kasi makaramihan sa mga nakikinig sa akin, mga OFW. So maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. So thank you again, Marife Caberto. Rian Pascual, hello. Nakakatakot yung kawawang baby. Sana di muna nila pinalibing kasi once na nilibing na yung baby, kakainin na yun ng aswang. Pero pag di pa daw nila nailibing, mababawi pa nila ang baby. Ganun ba? So, siguro kailangan nila ng tulong ng manggagamot kapag ganun. Kasi I doubt na pwede lang i-keep yung baby ng matagal. At ganun na lang ba yun? Mabubuhay na lang ba yun? Or what? Okay, so, yun. Kung may knowledge ka pa tungkol doon, Ray Anns, paki-explain nila siguro dito sa comment section. Okay. I agree with you, Clark. Sinabi na magpa-check up at wala ng heartbeat ang baby, bakit pa pinatagal ng 1 month? Buti di siya nalason kung dead na yung baby inside her. And nung dinugo siya, bakit naghintay siya ng ilang oras?
at di kaagad dinala sa ospital. Ayun, so hintayin natin yung comment ni Sheen, paliwanag niya kung bakit ganun yung nangyari. At tama si Brandon about tik-tik. Yan mismo ang explanation sa akin ng aking AirPods. Ito ay spy ng ibon upang maging mata ng aswang. Kaya kapag malapit na ang tunog, sinasabing nasa malayo ang aswang. Ngunit kapag ito'y humina ay mag-ingat ka na. Dahil ibig sabihin nito ay nasa paligid na yung aswang. Okay, so medyo sinisipan ako. Yes, ganun naman talaga dun, diba? So, mas grabe or mas kabahang ka kapag mahina daw yung huni ng tik-tik. Okay. So, ayun. And then, thank you sa comment mo, ay putik. At kay Bleeded Heart, hello. Nika Gratos, Nora Ariani. Kay Lyrics Channel. Yes, sabi niya sana ma-post yung kwento niya tungkol sa Typhoon Rolanda. Babasahin ko po yun sa mga susunod na araw po, definitely. Si Raymond Glover, hello. Clark, ang alam ko yung bawang at luya, nag-work yan sa mga isda. Palukuhan naman to. Samahan ng suka at paminta, tsaka may paksiw na malamang yung aswang. Ayaw ng paksiw, kaya umalis na lang. God bless you, pa-joke ka pa. Okay, so okay lang yan. Okay. Si Sarah Tony, hello. Hindi daw kompletong araw niya kapag hindi siya nakakapakinig dito. Kay Jane Alfonso, okay. Oo nga, dapat kabahan na sila. Sinabi ng doktor na walang heartbeat yung baby. Delikado rin sa kanya yon kasi mabubulok yung baby sa chin niya at maaaring ma-poison siya. So, thank you sa comments niyo, Sarah Tony at saka Jane Alfonso. Okay, I think aware na si Sheen na ngayon kung dapat yun ang ginawa niya. But, mabuti lang at walang nangyari ng masama sa kanya. Okay. Si Elsie Alcantara, Norshay na Atonay, si Romel, sorry, Ronel Comendo, Eleanor Minguez de Guzman, Rad Stampugaw, May Dolores Reyes, Nuria Sally 98, si Gerson Grison, Grace Garces, okay, and then si Jom Sigua, Gracia Aberia, Teresa Sosa, Alpha Omega, Tameme, okay, Ordinary Boy Edison, si Kim M. Salazar, Ronel Akiatan, Jerome Tulod, Lance Patrick Garrido, si, okay, hindi ko mabasa yung ano niya kasi naka Korean characters, pero sabi niya pregnant din daw siya, so mag-ingat ka sis. I hope na gawin mo yung mga pangontra para hindi makaiwas ka sa ganun. Honey Girl, hello. Arlene Bebs Chongson, Love Me Love, Lenny Matsudo, Brian Duniego, Ricky Quijano, Mark Martinez, Arian Mercado, Jay Velia, Julie Tear Jerky, Sparklight, Lynn Nobles, okay, at si Donna Bellao and Penny Lover. Okay, maraming salamat po sa lahat po ng comment po dun sa video, so I really appreciate that. Sana po patuloy pa rin po kayong mag-comment, and then of course manood, and then mag-share po, kasi po kapag sinishare po ninyo, mas marami po yung magiging aware po sa channel natin, mas lalo pa po tayong dadami at malaking tulong po yun sa atin, kasi po if you're not aware, pinipilit ko pong ma-reach po yung goal ko na 10,000, and then of course hindi lang doon magtatapos. So hanggang makakuha po tayo ng mas marami pang mga subscribers, yun po talaga yung gusto kong mangyari. So ayun, okay, so thank you po talaga sa inyo. At gusto ko na sana yung batiin sila J.R. Falcon. Ito na po yung mga nag-comment po sa akin directly sa Facebook. Si Lance Patrick Garrido Garicula, si Linda Villegas, okay, Tonette Tobato, si Lynn Recto, JM, Otik Reyes, Helgi Quintero, okay, yan naman, inusunsok ako, Leonomar Madrid, si Moon Prince Bry, Ivan Kurt Kabatbat, Jennifer Abugadie, Mariel Tungala, at si Joy Karungsod, Nalin Glam, and Mark Mack. Ayun, and then si Maffy at Maggie San Carlos. Okay, so
Maraming salamat po sa inyong lahat na nag-comment po dun sa, or nag-comment, nag-message po sa akin directly dun sa Facebook. I really appreciate that. Natutuwa po ako kapag binabati niyo po ako directly. So, ayun po. Salamat po sa mga concern po ninyo. At sana po, gusto ko rin po sanang batiin yung po mga nakita ko nag-comment po or nag-comment. Ano ba po? Hindi pa ako makamove on sa YouTube. Okay, yung mga nag-message po sa akin doon sa Facebook page. So, hello kay Ray Mercado, kay Mitch Han, kay Joe Annie K, Winnie Mist, kay Asriel Padua, yung nag-share ng kwento, si Lee Joven, si Eds Martinez, Joseph Marco, LB Paclibar, Usipar, at kay Christian Gisela, at kay Ron Ray Bustos, at Will Jeff Samulia. Okay, and gusto ko lang sana din batiin yung mga admins ko sa group chat. So, hello kay Tameme, kay Jengski, kay RV, kay Lolo Batman, at kay Moy. At ayun, so maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang grateful ako sa binibigay niyo pong tulong sa akin sa group chat natin. Then hello din kay Aunt Beth Pulido at kay Maria Georgievic. Okay, kay, and then kay Sak na rin at kay Brandon. So maraming salamat sa inyong lahat. So I really appreciate all you're doing for me. At kay Rose na rin. Okay, Rose, medyo busy si Rose ngayon. Kaya hindi ko siya makakausap or hindi ko siya nakakausap recently. Pero saan ka man naroon ngayon, I hope na okay ka at sa mabuti kang kalagayan. Okay, so yun lang po muna sa ngayon. So, dito ko na muna ikakat itong video natin. So, abangan nyo po yung susunod ko pong video. Thank you for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.